sa Manila Zoo. Ayon nga sa isa nating lumang kanta, pero sa totoo lang, ang pinakamalalaking itikan nasa bayan ng Victoria sa Laguna, ang binansagang itik capital ng Pilipinas, kung saan idinaos din kamakailan ang natatanging fiesta para sa mga ibon na putak ng putak. Marami sa atin, buisit kapag nagigising dahil sa ingay. Pero ang mga tiga Victoria sa Laguna, kada umaga, musika raw sa kanilang mga tenga ang ingay ng pagputak ng mga itik. Kami po sir ay kumikita ng 7,000 a day. So weekly, 49,000 sa fresh egg at saka sa balut. Ang bayan kasi ng Victoria ang kinikilalang Duck Capital of the Philippines. Bagamat isang klase ng ibon ang mga itik, hindi sila nakakalipad ng matagal at mataas. Mahilig din silang magbabad sa tubig. Bukod sa malasang karne nito, tila wala rin kapaguran sa pangingitlog ang mga itik. Bilang pasasalamat ng mga tiga Victoria, idinaos nila nito lamang Martes ang kanilang taunang Itik Festival. Dahil pahinga muna sa pangingitlog ang mga itik, isasabak naman sila sa ilang mga palaro. Katulad na lang ng karera ng mga itik. Ang defending champion sa paligsahang ito, si Duck King, ang alaga ni Ronnie. Seho o sisiu pa lang daw si Duck King, lagi na itong nakabuntot kay Ronnie. Hindi raw pangkaraniwang training ang pinagdaanan nito. Iniitsa ni Ronnie sa tubig si Duck King at saka sinisipulan para umahon at bumalik sa kanya. Kasi yung aking bahay doon sa Lobo, may parang ilog-ilugan doon. Babato ko siya doon sa tubig. Aahong na yan, susunod na sa akin yan pag alis ko. Ayun, hanggang sa natutunan siya na natuto. Mabibilis kasi sila eh. Parang pag nakita nilang yung sinusundan nila yung umalis na, maano na rin sila, tumatakbo na. Kunting hindi niya ako makita, wala na, hinahanap na ako na. Ang magpinsang Ryan at Joel naman, susubukan daw sungkitin ang kampyonato sa karera ng itik sa taong ito. Araw-araw rin daw kung sanayin nila sa pagkarera ang kanilang mga alagang itik. Ito yung alpas to eh. Pag binitawan natin to, mauna pa to sa amin pa uwi. Kasi depende yun eh. Depende sa itik yun eh. Kung halimbawa katulad to, alpas to, talagang mabilis itong huli. Mahirap itong huli eh. Mabilis itong manakbo. Hindi katulad ng mga kulong, yung isang alaga mo, talagang susunod sa'yo. Pagdating ng araw ng karera, nagtagpo ang tatlo. Panalo na ito! Panalo! Sa halip na sa isang racetrack, sa entablado ginawa ang karera. Pagkabitiw pa lang sa mga itik, kumaripas agad ang mga ito. Ang mga itik ni na Ryan at Joel, hindi nagpahuli kay Duck King. Ang itik ni Ryan ang idineklarang kampyon. Ang kanyang premyo, 300 pesos. Champion! Ang sumunod na pa-contest, pabilisan sa pagkain ng bibingkang abnoy, isang delicacy na gawa sa nabugok na itlog ng itik. Ang tumanggap ng hamon, sina Aurea at Marites. Dahil tila kapwa na nila na master ang pagtsibog ng bibingkang abnoy, idiniklara silang Thai. Parang kumakain lang sa bahay. Parang pagkaramdam ko pumapasok sa ilong. Talaga ang lasa niya. Iba talaga.
Pero ang talagang inabangan ng lahat, ang pasarapan ng putahing itik. Ang ipatitikim ni Jonan, adobong itik sa sampalok at gata. Para maging malasa ang karne ng itik, tinakuluan muna ito ni Jonan sa sampalok at luya, kasama ang iba pang mga pampalasa. Nung lumambot na ang itik, lalagay na po natin itlog. Inihalo na ni Jonan ang banban o yung itlog ng itik na wala pang shell. Huling inihalo ang kakang gata. Ilang saglit pa, luto na. Ito po ang ating adobo sa sampalok. Masarap. Pinaghalong asim at tamis ng gata. Lasang lasa siya. Yung adobong itik sa sampalok na may gata, yan ang amin talagang natutunan sa aming magulang nung nabubuhay nila noong talagang pinag-aralan ko yan. Ang pambatong putahe naman ng 70 anyos na si Lola Rosita na first time daw sasali sa contest na ito, ngayon pa lang din daw niya susubukang lutuin ang savory duck. Una munang pinalambot ni Lola Rosita ang isang buong itik. Tinimplahan ang mga pampalasa. Malambot na ang ating itik at ready na po siyang iprito. Dahil kumapit na raw sa laman ng itik ang mga sangkap, lalo raw lulutang ang kakaibang flavor nito kapag iprinito. Kapag namula na raw ang balat ng itik, pwede nang lantakan. Ito na po ang ating savory duck. Inoong isang taon pa gusto ko nang sumali dyan sa Itik Festival na Cook Fest. Kaya lang, nagdadalawang isip ako na sabi ko hindi pa namin napupurbahan yung itik sa aming restaurant. So this year, na-challenge ako na sumali. Para naman more chances of winning, dalawang putahing itik ang isasali ni Aling Alina. Ang hinimay na laman ng itik, iginisa kasama ng tokwa. Tinimplahan ng paminta, kalamansi at siling labuyo. At saka sinahugan ng sariwang itlog. Ito ang itik sisig. Ang iba pang hinimay na laman, hinaluan ng harina at saka ibinilog sa buto ng pakpak at hita ng itik. Pinagulong sa breading at iprinito hanggang maging golden brown. Ito ang itik lollipop. Okay po, mas masarap po sa chicken. So, naisipang uli namin na i-entry para maiba. Kakaiba daw sa lahat eh. Kaya yung sisig at saka yung lollipop. Nung ihain na ang 15 putahing itik na magpapasarapan, walang itulak kabigin ang mga hurado. Halos masarap naman lahat, pero itong sinampalok ang itik talagang galing sa itik. Sa akin kasi yung savory, parang it's a mixture of sweetness, saltiness, at saka may konting asin. Ginataan na may sampalok, yun, masarap din. Pero ang nangibabaw na sarap. Ang nanalo ay dish number 12, savory duck. Ang premyo ni Lola Rosita, 3,000 pesos. Pride ko ito eh. I'm running a restaurant and this will be a good entry. Kahit putak ng putak ang mga itik na tila laging ibinibida ang kanilang sarili, sa dami ng kanilang mga pakinabang, tila meron naman silang karapatang magyabang.